Gia, wala na kami ni Maylin. Sorry kung hindi kita napakilala. Pero yun yung totoo, wala na. Gia, sorry no. Huwag ka na magalit. Gia! Uy, Gia! Gia, bakit? Ano ba nangyari? Si Mama! Nakita ko siya dito! Ha? Gia, hindi kita maintindihan. Saan mo nakita yung mama mo? Nakita ko siya dito! Kitang-kita ko siyang nakatayo! Hello, Auntie. Gia, ako ang mama mo. Nandito pa ako. Hindi naman ako aalis eh. Hindi kita iiwan. Kahit kailan, hindi ako aalis sa tabi mo. Mahal na mahal kita, anak. Puntahan ko muna yung mga kamag-anak natin sa mga upay, ha? Thank you.
Nasaan na yung bracelet? Hello? Hello, Gia. Sino to? Si Apotikos ito. Ipinilin ka sa akin ng mama mo. Kailangan kitang makausap habang may panahon pa. Gia, ang gusto ng mama mo, umalis ka na sa bahay na yon. At huwag nang magpakita kailanman sa Tia Luna mo. Mahirap po yun. Siya po yung nagpalaki sa akin eh. Parang nanay ko na siya. Kung gayon, manda kang tanggapin ng isang bagay na ayaw ng mama mong maipasa sa'yo ng Tia Luna mo. Kayo maintindihan. Handa ka na bang maging isang mambabarang? Ang gusto ng Tia Luna mo ay matulad ka sa kanya. Huwag mong papayagan gamitin ka ng Tia Luna mo. Huwag ka nang babalik sa maupay. Basahin mo itong mabuti. Marami kang matututunan tungkol sa barang. Saka mo lamang maintindihan ang sinasabi ng mama mo. Ito ang pangontra sa lakas ng mambabarang. Benditadong langis, ang lana. Hanggat hindi ka kumakawala sa Tia Luna mo, hindi ka niya titigilan, Gia. Hanggang isang araw, igising ka na lang, nasasakop sa'yo ang
kung anong kapangyarihang itim na meron siya.